Bilang mga kabataan na umaasa pa lang sa tulong ng mga magulang, isang malaking hamon ang tumayo sa sarili naming mga paa. Ano naman kaya ang mga kabataan na maagang namulat sa pagiging isang magulang? Bilang isang batang ina po, ano po yung mga mostly na encounter niyo pong problema sa pang-araw-araw po? Sa panggatas. Sa po pang nakakasal. Kung kayo pong tatanungin, kamusta po yung feeling po ng pagiging batang ina? Okay, hindi po mahirap. Masaya po, no? Kasi nakakatanggal po ng pagod yung bata. Masaya kasi may blessing. Pero syempre, mahirap din kasi bata ko ng puntis. Pero kasi minsan po may kadalasan kung ba't agad ng kasama. Kasi naghahanap ng pagmamasa. Kasi wala kami mayroon ng ibang alin bago namin. Kaya syempre, nangunguli lagi. Kaya agad ka din. Ako, mahirap, pero kailangan matuto, kailangan kayanin, kasi nandiyan na eh, kailangan natin kapatid. Tayo sa misugali, pumasok pa lang. Anong nabuntis ako, mahirap. Mahirap pinagdahanan, pero daan lang yan, tapos malulutas din. Tapos nung masarap nung lumabas yung bata. Ngayon syempre mahirap. Pampers, gatas, ganun. Mahirap kung di ka magtatrabaho. Tapos nakikipaglabandera ako, nakikipag-ayos lang ako ng paninda para magkapera. Maagang nagkaanak. Mahirap din. Mahirap din. No. Nung nalaman nga ng mga magulang ko, galit na galit. Tapos yun, ginawa ko parang nung nag-less ako. Ginawa ko na, tumakbo na lang ako sa ano, Panginoon na sana tanggapin din ng mga magulang ko. Yun, tinanggap nga din. Kung ilang buwan na ako muntis noon, tinanggap din nila. Tanggap din nila yun. Pero mahirap. Mahirap. Lalo na minor date pa lang ako. Inay Evelyn, ano pong naging reaction niyo po nung nalaman niyo po na nabuntis po si Ate Erlinda ng 15 years old po? Nung una, siyempre, may bugarita po nun. Siyempre, bata pa lalo nag-aaral siya. Nung bandang mo, wala na ako magawa. Nandyan eh. Hanggang na yung tuloy sa pag-aaral niya. Pinapaaral namin sila, tapos nandun. Hindi namin alam. At meron pala silang boyfriend. Hindi naman ginagawa na magka-boyfriend eh. Kaya lang, huwag lang sumubo sa ganyang ano, klase ng ano. Yan, napinasukan nila. Nagpapag-live-in na. Wala pang kasal, hindi mo pwede may kasal. Kasi ano na to, bata pa. 16 pa lang. Kaya, ito, tinatanggap ko na dahil wala na akong magawa. Nandyan na. Tanggapin na. Tsaka masarap naman yung ano eh, yung ako sa grupo din. Sa gitna ng mga pagsubok ng kanilang sitwasyon, hindi pa rin nawala ang pananalig nila sa Diyos. Kailangan mo ng dasal.
Siyempre, humingi ka ng tulong sa Diyos. Dasal para sa anak mo na hindi niya pabayaan kahit mahirap. Huwag lang magkasakit kahit ano. Yun ang hinihingi ko sa Diyos. Yung kahit di ako kumain, yung anak ko lang, huwag lang magkasakit. Bilang tayo ng gabay sa Panginoon, tapos siyempre, lagi tayong malakas, hindi tayo nag-iisip ng negatibo, kahit yung siyempre pagsubok lang yan, kaya nga binigyan tayo ng pagsubok ng Diyos eh. Hindi naman natin malalampasan yung kung hindi tayo hihingi ng tulong sa Kanya at hindi tayo hihingi ng gabay. Ngayon, nahihirapan siyempre. Hindi ko kasama yung tatay ni baby. Pero, alam ko na yan naman yung mga magulang ko, sila supportahan nila. Sila nga yung mga bumibili na ako kailangan ko. Nagpapasalamat ko kasi may mga pamilya akong gano'n. Kahit na hindi kami buo ng mga, hindi kami buo. Broken kami. Pero, eto, konti naman ng ati kong magpapakatatag kami. Huwag nating husgahan ang mga taong ating nakakasalamuha. Tayo ay maging maingat sa bawat salitang ilalabas ng ating mga bibig dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Niminsan ay hindi naging madali ang magluwal ng isang sanggol. Ang pagbubuntis sa murang edad ay isang napakalaking pagsubok dahil maaga nilang kaharapin ang responsibilidad ng pagiging ina. Mahalin natin ang ating mga ina dahil sila ang ginawang instrumento ng Diyos upang masilayan natin ang ganda ng mundo.